It's on, guys. Strike. Good morning. Nandito tayo ngayon sa Al Safiya. Ayun yung spot natin. Kung saan tayo nakarami dati ng ano, ng maraming barakuda. So, gagamit tayo ng ano, ng medium setup. Then yung reel natin sa RC mano. Upgraded siya ng ano, guys, ng power knob, Dumex's power knob. Ito 10 to 35 grams jig tsaka lure, guys. So, ang dive nito is ano, gagamit tayo ng kanata. Bali, ano to, guys, 30 grams. Then yung dive nito, 1 meter dive lang. Since yung tubig dito, yung andito mababaw lang. So di tayo pwedeng gumamit ng lalalim ng more than ano, more than 1 meter. So mangyayari yan, masasabit lang yung mga lure natin. So try natin mag-cast, guys. Sana makarami tayo ng barakuda ulit. So keep watching, guys. Guys, it's on. Yeah. It's on, guys. Come for it. So, guys. Guys, let's go. Guys, last second. First piece of the day.
Oh, wala mo na yung bigay mo na Erwin. Oh. Ang dalawang gilid ko. Pwede yun, ano? Malaki din yung tunang nahuli nila, no? Pwede yun, mga ano, yung ano ba? Once in a lifetime. Giniagawa mo! Experience! Ito, bigla may sakurot para may mapaklirat mo. Mayroon ko pala. Diyang may kinisa nga ako. Yeah. Son, guys. Strike. Mari ko yung gamit sa bitang ko ha. Okay, guys. Loud yan eh. Lagi na kayo takain na, tulog na. Aking peace! King, King! King! Tingin nga ng King, di pa ako nakakita ng King ah. Ay, putang suwerte mo pa rin. Oh, King! King, King! Hindi, para ko wala. Ang laki. Yun know, tanggal, sakto. Second piece of the day, guys. Laki. Mas malaki to, guys. Siguro nasa 5 kilo. Bali yung luro para natin guys. Ayun no, so siya. Natanggal ng isang hook guys. Ayun ko lang napansin. Ayun, nag-treble hook niya. Tanggal yung isa. Ha? Tanggalan ng isa guys. Swerte pa rin at nailan natin yung monster barracuda. Try pa rin natin gamitin guys kasi okay pa naman yung langoy niya. Bali patas kasi yung tubig guys kaya yung mga isda. So pumapasok sila dito. So may chance tayong makahuli pa guys. Kasi pataas pa lang yung tubig. Kasi ganun pagdating natin ng alas 7 eh, low tide po eh. Okay guys, ayun nandun. So ano yan, sinyalis na yan guys.
paikot-ikot lang ng mga barakuda. So hopefully may madadali tayo ano dito na tanigi, kasi may mga nadadaling tanigi dito guys. Hi guys, welcome to my channel. Tablak ka ba? Wala pa rin guys. It's just na pa rin. Kala ko nagbablog na si parang Chris eh. So yun guys, yung technique pala sa pagka-casting. Kailangan kung ano yung expect ng rod mo, kung ano yung naka-mention dito sa rod mo. Let's say 2.0 to 3.0 yung PE ng ano mo. So dapat kailangan ganun yung ilalagay mo na line. Kasi pag let's say ang PE mo ay 2.0, dilagyan mo na 4.0, ang magiging ano doon, ang magiging problema nun, di mo siya, makakas mo siya pero di mo siya makakas na malayo. Ayun yung ano doon, disadvantage ng pag di mo sinundan yung spec ng rod mo. So ang technique kasi dyan, ang pagka-casting, pag the more na nakakas mo na malayo, na the more chance na makauli tayo ng stop. So yun guys, tsaka yung lure capacity ng rod nyo, eto max nito 35. So bali ginagamit ko lang katalasan sa jig at tsaka sa lure is 30 grams lang. Hindi ko sa sinasagad ng 35 kasi based sa experience ko, nababali yung pinaka-tip ng rod tsaka yung second section. Pag sinagad mo siya na let's say 35 yung max nito, 35 linagay mo, okay lang din naman ng ano, lagyan mo ng max 35 grams kung 35 yung max ng ano mo. Pero doble ingat lang guys, kasi yung pressure bigat ng ano, pag nasobrahan mo ng pagkas, may tendency na masisira, mabali yung rod mo. So yun guys, yung pagkakas natin medyo malayo, nauubusan siguro ng mga 100 meter. Saka yung span na to guys pala, medyo ang mababaw lang dito, medyo mababaw lang. Siguro nasa may 5 to 7 feet lang. Unlike sa mga shore na pinupuntahan namin, mga ibang spot. Kaya ganun tayo gumagamit ng ganitong lure na 1 meter lang yung ano, yung dive niya. Kasi pag gumamit pa tayo ng mga 2 meters to 3 meters, wala, sasasad na sa iba pa. So hindi tayo magkakaroon ng chance makauli kasi sumasasad sa iba pa. Mang mangyayari nun, puro sabit lang. Guys, it's on! Yeah! It's on guys! Strike! Yeah! Another strike guys! It's on! Strike! Malaki, lalaki na naman to! Yeah! Uy! Layo guys! Woo! Strike! Layo guys! Malaki pa lang, kinagat na! Malayo. Yun oh. Malaki to guys. Malayo pa lang. Ito malayo kumagat. Udah na? Hindi na siya lumalaban guys. Ano po mapalag?
guys. Third cuts. Ayos pa. Okay, guys. Pangatlo. Third guts of the day. Ayan guys, patlo. 2,000 years later. So shout out naman sir, yung channel mo. Ano pangalan sir? Angler Jojo 777. Kasi may Angler Jojo rin si Kun eh. Ano ano ba? May channel ka na ba? Mm. Sige sige. Pagkita ka dito para ano, kasi ay, yung camp ko. Ay, ano ba yun? Hindi, sige. Ano ba ang pangalawa, sir? Pasama kita. Ito si Angler Jojo, na-meet ko guys. Hi guys. Andito sa Satya. Naswertahan ko lang sa'yo. Naswertahan ko lang master. Si Master. Lagi ko sinusubaybayan to eh. Masya dito, galing daw ng Malguin. Kamusta guys? Stay safe mga guys. Mga ka-pising. Ano channel mo, sir? Angler Jojo 777. Yun guys, subscribe kayo sa kanya, Angler Jojo 777. Mga master, master, pasupport naman po ng channel ko. Ayun guys, yan sa baba. Ayan. Angler Jojo 777 Fishing TV. Guys, subscribe sa subscribe naman po, pakisupport po. Baguhan lang po. Ayun guys. Shout out sa iyo, sir. Shout out din sa mga kapal natin kay Angler, ka-fishing ha. Sige po, good luck po sa inyo lahat. So yun guys, nakapasyal dito si Master Jojo, galing daw siya ng Malguin. So yun guys, dito ko na muna tatapusin yung video natin. Sana nagustuhan nyo yung session natin ngayon. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe guys. At paki-click naman yung thumbs up button para lalo pa tayong ganaan sa mga susunod na episode natin. Guys, huwag kalimutang click yung subscribe button and notification bell para updated lagi sa mga bagong upload na video. So ayun guys, thank you for watching and God bless you all. See you on the next episode.